ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa pamilya, sugatan ang dalawang mangingisdang Pinoy matapos sumabog ang makina ng kanilang bangkang FB Akio malapit sa Bajo de Masinloc, Oscar Borosol nitong Sabado. Naantala po ang pagsaklolo ng Philippine Coast Guard dahil hinarang ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy. Nagalok umanong tumulong ang mga Chino pero nagbantaring aarestuhin ang mga Pinoy sa naaksidenteng bangka. Nagpapatrol, Michael Delizo. Lapnos ang balat ng 2 sa 8 mangingisdang Pinoy matapos sumabog ang makina ng kanilang bangka malapit sa Bajo de Masinloc sa dagat ng Zambales nitong Sabado. Lumubog ang bahagi ng bangka at ilang oras silang nagpalutang-lutang. Ayon kay Rear Admiral Arman Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, mabilis na rumesponde ang BRP sindangan ng PCG na nagpapatrolya sa lugar pero hinarang ito ng mga barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy. Pinlock sila nung China Coast Guard nung papunta sila doon sa area. Nagkaroon pa ng dangerous maneuvers. Sa palitan ng radio messages, nagbanta umano ang CCG na huhulihin ang lahat ng Pinoy sa sumabog na bangka kung magmamatigas na lumapit sa bahura ang PCG. Mahaba ang naging negosasyon bago tuluyang nakadaan ang PCG para sagipin ang mga mangingisda. Pero mga ilang oras lang, nakadiretso din naman tayo at pinabayaan na yung mga maneuvers sa kanyang shadowing. Baka siguro na-threaten sila na mayroong Coast Guard vessel na malapit masyado sa Bajo de Masinloc. Dagdag ni Balilo, nag-alok ng tulong ang CCG at nagbaba ng inflatable boat para mag-rescue. Pero tinanggihan sila ng mga mangingisda dahil nandoon naman anila ang PCG. Simula June 15, ipinatupad ng China ang regulasyon na arestuhin ang mga dayuhan sa itinuturing nitong teritoryo sa dagat. Pero patuloy namang nakapangingisda ang mga Pilipino sa paligid ng bahura. Samantala, inilabas kamakailan ng PCG ang 10 araw na kilos ng monster ship ng China na namataan sa ilang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas mula June 17. Ayon kay PCG Commodore Jay Tariela, natunton ang galaw nito gamit ang Dark Vessel Detection Technology mula sa Canada. Ayon sa security analyst na si Dr. Chester Cabalza, state-of-the-art ang naturang teknolohiya na kayang mag-detect ng barko kahit pa naka-off ang tracking system nito. Malaking bagay ito para sa deterrence capability ng Pilipinas, lalong-lalo na na yung technology ngayon ay isa sa mga ginagamit para sa unconventional warfare. Kamakailan, binigyang diin ng isang opisyal ng Canada Embassy ang posisyon ng Ottawa sa sitwasyon ng Maynila sa West Philippine Sea. And we're here to support it. And we will continue to support it. Your fight is not just a fight for the future of the Philippines, it's a fight for the future of the rules-based international order and in that every country on this planet has a stake. First time din na nagpapakitang gilas yung Canada sa atin dahil although we know na ang Canada was a former maritime power, and of course no, part of their strategy yung Indo-Pacific strategy nila, of course yung rules-based order na pinaglalaban din nila through freedom of navigation. Pinaigting naman ng Philippine Navy ang pagpapatrolya at defense operations nito. Kamakailan na madaan ng Naval Forces Western Mindanao ang isang Chinese fishing vessel sa bahagi ng Sangga-Sangga, Tawi-Tawi. Walang nakitang paglabag o irregularidad kaya pinayagan ding tumuloy sa biyahe pa Hong Kong. Muli namang iginiit ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na patong-patong na kaso ang magpapahinto umano sa China sa mga iligal nitong aktibidad. We will have another award. We will win that for sure. And there will be another award, and that is what China dreads, another arbitral award. Because if there is an arbitral award, the world will rally behind that. And China will be isolated again and will become a rogue state. Nagpahayag ng suporta ang Integrated Bar of the Philippines sa pagtatanggol ng pamahalaan sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea batay sa Treaty of Paris, Spanish-US Treaty at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Michael Delizo, ABS-CBN News. Ipatatawag ng Senado ang chairman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na si Alejandro Tenco
Matapos niyang isiwalat na may dating mataas na opisyal ng gobyerno ang nagtulak umanong mabigyan ng lisensya ang ilang illegal na pogo sa bansa. Tiwala naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na sapat ang mga nakalap nilang ebidensya para umula sa mga ni-raid na pogo hub sa Tarlac at Pampanga para madiin si suspended Bamban Mayor Alice Go. Nagpapatrol, Karen de Guzman. Ipapatawag ng Senado sa susunod na pagdinig ang PAGCOR kasunod ng mga ibinunyag ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco na may isang dating cabinet official na namagitan para bigyan ng gaming licenses ang ilang pogo na ni-raid kamakailan. Giit ni Senator Joel Villanueva, dapat ng pangalanan ng ahensya ang tinutukoy na opisyal. Kailangan anyang malaman ng taong bayan ang katotohanan at panagutin ng mga nagpapahamak sa bansa. Sapat na rin anya itong katibayan para tuluyan ang ipagbawal ang mga pogo sa bansa, lalo't na gamit bilang protektor umano ang ilang opisyal ng gobyerno. Sang-ayon si Senator Coco Pimentel na kilalanin na ang sinasangkot ng opisyal para madepensahan niya ang kanyang sarili. Magpapatawag ulit ng pagdinig si Senator Rizza Hontiveros at umaasa siyang dadalo mismo si Tenco para ilantad under oath ang kanyang mga nalalaman. Sino man anya ang tinutukoy ni Tenco na patunayan na ginagamit ang pogo para ikubli ang mga iligal na aktibidad at kahit pa may lisensya mula sa PAGCOR, may nangyayari pa rin krimen. Nauna na sinabi ni Tenco na malaki na nabawasan sa mga pogo na may lisensya ngayon kumpara sa panahon ng dating administrasyon. Pinaiimbestigahan din niya ang papel ng ilang dating opisyal at kanilang emisaryo para mabigyan ng lisensya ang ilang pogo applicants na may kahinahinalang background. Handaan niya ang PAGCOR na ilahad ito sa tamang panahon. Matapos naman ang sunod-sunod na raid sa mga illegal na pogo hub sa Banban, Tarlac at Porac, Pampanga, tiwala ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na mas malakas ang nakalap nilang ebidensya na nag-uugnay kay suspendidong Banban Mayor Alice Go sa mga ito. We're very confident, Stanley, that we've got enough, got the goods on the on Guwa Ping. It has bastardized our system, and we're going to make sure that we're going to throw everything at her. Inaasahan din nilang mahuli ang iba pang nakatakas o nagtatagong big time na individual na sangkot sa mga pogo hub sa Tarlac at Pampanga. We've got good leads as to where they are, and give and take a few days, we'll be able to get them, just like what we did in Fontana this last few days. We may not have gotten them in Porac or in Bamban, but at the end of the day, we're certain that we're gonna get them all. Sinisilip na rin ngayon ng PAOK ang ilang dayuhang bumibili ng malalaking lupain sa ilang probinsya, tulad ng sa Cagayan Valley, Nueva Ecija at Palawan. Posible umano maging banta ito sa food security ng bansa. We're kind of anxious as to their real intention. This could possibly affect our food security if they, at the end of the day, be able to control the prices of our basic commodities such as our basic staple, rice. Mas nababahala ang PAOK sa epekto nito sa seguridad ng bansa dahil karamihan sa mga biniling lupa ng mga dayuhan ay malapit umano sa mga kampo militar. Karen de Guzman, ABS-CBN News. Bumisita sa Pilipinas ang retired two-time NBA All-Star na si Joakim Noah. Ito'y para makibahagi sa global initiative na layong bigyang buhay ang mga abandonadong basketball court. Ayon kay Noah, hindi siya makapaniwala sa dami ng Pinoy fans na sumalubong sa kanya. Sa kabila ito ng isang dekada na niyang hindi paglalaro ng basketball. Napahanga rin siya sa bait at sa pagmamahal ng mga Pinoy sa larong basketball. Paya naman niya sa Pinoy basketball fans, ipagpatuloy ang pangarap at i-enjoy lang ang paglalaro. Nakuna ng video habang nagliliyab ang sasakyang na kumpirmang ginamit ng nawawalang beauty queen at kanyang Israeli fiancé sa Kapas, Tarlac. Ayon naman sa mga otoridad, hindi tampered ang engine at chassis number ng sasakyan. Patunay na hindi ito nakaw na sasakyan. Nagpapatrol, Gracie Rutao. Pasado alas 12:30 ng madaling araw noong 22 ng Hunyo, nakuna ng video ng isang concerned citizen habang nagliliyab ang SUV na ito sa kahabaan ng Kuwangko Road sa barangay Cristo Rey, Kapas, Tarlac.
Kinumpirma ng mga otoridad na ito ang sasakyang ginamit ng nawawalang magkasintahan na si nakapampangan beauty queen Geneva Lopez at Israeli fiancé na si Yitzhak Cohen. Kuha ang video isang araw matapos naiulat na nawawala ang dalawa habang papunta sana sa bibilhing lupa sa Tarlac. Noong June 26, nagnegatibo sa flammable materials at substance ang sasakyan. Nitong June 28, muling nagsumite ng panibagong specimen at debris ang BFP sa iba pang bahagi ng sasakyan para sumailalim sa laboratory examination. Hindi po tayo natatapos dun sa isang collection lang. Kumbaga nilalaliman pa po natin ang investigation hanggang nandyan naman po yung sasakyan natin para po hindi po magkamali itong pag-imbestiga natin. Nitong Sabado, nagsagawa rin ng backtracking ang Committee on Missing Persons ng Tarlac PNP at ginalugad ang lugar na pinuntahan ng magkasintahan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nakolekta ang first batch ng mga ashes at debris mula sa nasunog na SUV sa ilalim ng driver's seat at sa pagitan ng steering wheel at floorboard, habang ang second batch naman ay nakuha sa floorboard, sa tapat ng passenger seat at sa ilalim ng radiator. Lumabas naman sa macro etching ng sasakyan na hindi tampered ang engine at chassis number ng sasakyan. Ibig pong sabihin po ay sa wala po siya doon sa list ng mga kanatin, carnap or dika stolen motor vehicles po. Na-establish po na na-trace na yung same na sasakyan na naka-registered po sa isang may-ari po, ay yun din po yung sasakyan na hinahanap. Wala pang resulta ang electrical analysis na isinumite sa BFP head office para matukoy ang tunay na sanhi ng pagkasunog ng sasakyan. Racy Rotao, ABS-CBN News. Napuno ng kilig at saya ang Eyes on You fan meet ng Ultimate Oppa na si Kim Soo Yoon sa Araneta Coliseum kagabi. Umaapaw ang saya ng Pinoy fans nang lumabas sa stage ang bida ng hit K-drama series na Queen of Tears. Napaluha naman ang aktor dahil sa mainit na suporta ng kanyang fans. Isa sa fans na dumalo at kinilig kay Soo Yoon ay ang kapamilya star na si Andrea Brillantes. Nag-ala bride pa ang aktres, suot ang wedding gown at kumpleto pa sa sing-sing, veil at bouquet. Ay dupo ang caption ni Andrea sa kanyang IG story kung saan makikitang nag-flying kiss pa ang aktor sa kanya. Sa isa pang post, nag-finger heart sign pa si Kim Soo Yoon para kay Andrea. Samantala, ipinakita naman ng aktor na hindi lang siya pang acting, kundi may talent din siya sa singing. Nang iparinig niya ang kanyang rendition ng All of Me ni John Legend at Love You With All My Heart na original soundtrack ng Queen of Tears. Nagliwanag ang kalangitan sa barangay Tarag sa bahay ng Pagudpod de Locos Norte nitong Sabado ng gabi. Sa video, nakuha ng ilang residente, bumulusok mula sa himpapawid ang pinaniniwalaang debris mula sa Chinese Long March 7A rocket na pinalipad ng China. Matatanda ang naglabas ng abiso, ang Philippine Space Agency na ang debris mula sa nasabing rocket ay inaasahang babagsak 75 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte at 126 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan. Sa ngayon, wala pang na-report na nakita o na-recover na piraso ng rocket na bumagsak sa dagat ng Ilocos Norte. Kinumpirma ng Department of Justice na alam nito ang kinaroroonan ng puganting si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Ayon sa tagapagsalita ng DOJ na si Assistant Secretary Mico Clavano, nagtatago sa iba-ibang lugar si Bantag sa nakalipas na taon. Pero kinailangan nilang mag-ingat para hindi mailagay sa panganib ang mga aarestong pulis. Bukas naman ang kagawaran sa negosasyon sakaling gustuhing magboluntaryong sumuko ng dating Bucor chief. Si Bantag ang tinuturong utak sa pamamaslang sa radio broadcaster na si Percival Mabasa o Percy Lapid noong 2022. And yung mga lugar na to are remote areas. Alam naman ho natin na hindi talaga yan papayag na magpahuli ng buhay.
Kaya mahirap din na ilagay natin yung ating mga law enforcement agencies and law enforcement agents in a precarious or dangerous spot. Ayaw pa rin paawat ng Bloom sa fans ng Beanie. Sa ikatlo at huling araw ng Beanieverse Concert, buhos pa rin ang kanilang suporta sa Nation's Girl Group. At live mula Cubao, Quezon City, nagpapatrol Ganiel Krishnan. Ganiel, kamusta ang sitwasyon dyan? Nakonzen, sa ikatlo't huling gabi ng Beanieverse Concert ng Nation's Girl Group, hindi pa rin talaga nagpaawat ang Bloom sa pagsuporta sa walong miyembro ng grupo. Sa nagdaang dalawang gabi ng Beanieverse, todo ang suporta ng Blooms para kina Beanie Stacy, Joanna, Maloy, Gwen, Colette, Mika, Aya at Sheena. Hindi magkamayaw ang fans sa iba-ibang solo production ng grupo. May naiyak, napasayaw, napakanta at todo enjoy. Nag-release din ng video ang Beanie sa kanilang official social media accounts. Ilan sa highlights ito ang meet and greet kasama ang ilang Blooms bago magsimula ang show. Ikinatuwa rin ng fans ang mga solo number ng mga miyembro. Gaya ni Beanie Mika na ipinakita ang skills sa pagigitara. Beanie Colette na nagpakita ng kanyang dancing and singing skills sa kanyang sexy solo performance. At Beanie Sheena na hindi nagpaawat sa paghataw sa dance floor. Isa si Mr. Pure Energy Gary Valenciano sa mga nanood sa day 2 ng Beanieverse. Aminado siyang napahanga siya ng Beanie. So let's say Colette. Wow, galing. And then you look to another one. Wow. And then they do solos. And then you see, wow, ganito pala siya kagaling. And I think it was very, very well directed, you know, to bring out the talents of each of them. Then, para naman sa Blooms na hindi nakarating dito sa Beanieverse Concert, ay hindi naman kayo nakalimutan ng Beanie. Dahil pwedeng-pwede nyo po mapanood ang Day 3 Concert ng Beanieverse sa iWantTFC. Yan muna ang latest dito sa Beanieverse. Balik sa inyo, Zed. Maraming salamat, Ganiel Krishnan. Ang nakikita po ninyo ay ang live na sitwasyon ng trapiko sa Philcoa, Quezon City, papuntang Fairview. Why, tuloy-tuloy pa rin naman po ang daloy ng trapiko. Meron pong concert. Yung last week na Pride concert, itinuloy po dyan sa Quezon Memorial Circle ngayong araw. Nagsama-sama ang mga anchors, reporters at ilang taga-subaybay ng DWPM Radyo 630 at Teleradyo Servisyo sa Taguig City. Ipinagdiriwa ngayong araw ang unang anibersaryo ng Radyo 630 at Teleradyo Servisyo bilang pasasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa istasyong tinaguriang puntahan ng bayan. Dinagsa po ang mga public service booths ng ilang ahensya ng gobyerno gaya ng PhilHealth, Department of Trade and Industry, Philippine Statistics Authority, SSS, Pag-ibig at TESDA. Patok din sa mga kaserbisyo ang libreng medical at optical check-up, legal counseling, pati na po yung tarot card reading. Pinilahan din ang libreng makeup, gupit, masahe, libreng paggawa ng mga sirang sapatos at samot-saring libreng pagkain. Kumanta rin sa anniversary event si Angeline Quinto. Excited kami makita yung mga anchor. Updated po tayo sa lahat ng balita. Updated po tayo sa lahat ng mga nangyayari sa paligid natin. Salamat! Kasi nakapatahi ako ng dalawang sapatos, isang payong. Ay, nakalibre ako. We will continue to do better para sa ating mga kaserbisyo na tuloy-tuloy na nakikinig at nanonood sa radyo at sa telebisyon. Happy anniversary, DWPM Teleradyo Servisyo. At gaya ng aming nabanggit, balik Quezon Memorial Circle ang ilang miyembro ng LGBTQIA+ community at kanilang allies para ituloy ang love laban to everyone na naudlot dahil sa masamang panahon noong nakaraang Sabado. Nagpapatrol, Ana Cerezo. Category is Rain or Shine Eleganza. Hindi nagpatinag ang ilang miyembro ng LGBTQIA+ community para mapanood ang pasabog
na performance ng unkabogable superstar na si Vice Ganda sa Pride event. Proud po ako sa kanya kasi sinusuport niya kami lahat ng mga members niya rin po, especially na din sa mga ano niya. Mga anak niya rin, nakakadagdag din po ng lakas ng loob. Ayon naman kay Vice, talagang pinaghandaan ang mala concert na performance. Kalakip nito ang mahalagang mensahe. Nag-grow na siya sa akin, yung advocacy ng komunidad natin. Nag-grow na siya sa akin, napakalagi siya sa akin. Hindi man makakapunta ang Bini, ang isa sa mga inaabangang performers noong nakaraang linggo dahil date 3 ngayong araw ng Biniverse. Tiniyak ng Nation's Girl Group, kaisa silang lumalaban. Hindi magbabago yung stand namin ng Bini. We support our this community. We love this community po. So be proud, be bold, be gay. Ayon sa ilang LGBTQIA+ community members, nakakapagpatibay at nakakadagdag ng lakas ng loob ang natatanggap nilang suporta. Kahit po sa bahay po namin, na-express na po namin yung sarili namin, sa lugar namin, alam po nila na kung gaano kami ka-proud, mas magaan na po ngayon. Hindi katulad dati na parang nung kakasort pa lang po namin, parang nakakatakot pa eh. Last week po, nandito po ako para po siyang safe haven for me, and it's such a safe place po para sa aming mga members. Thank you, Anna. Oo, ang report ni Anna Cerezo. Si Dapat Live si Anna, medyo may problema sa signal. Thank you, Anna Cerezo. Oy, congratulations, natuloy, finally partner. Yes, yun na nga eh. Hindi ma-traffic. Ba't kaya hindi ma-traffic? Kaya naman pala eh. Walang traffic partner eh. At wala naman sanang ulan. Sa ngayon, ano, dahil yan ang naging problema last time, huwag na sanang abalahin ang ulan. Please naman, Lord. Oh, diba? Magpapasalamat lang ako, partner. Galing ako dun sa Taguig, sa Market Market. Kamukha mo nandun sa video kanina. Sabi ko, buhay pa po mo. Ako ah. Hindi, magpapasalamat ako sa lahat ng pumunta po doon. Unang anibersaryo ng DWPM, Teleradio Serbisyo. Zen, thank you. Maraming maraming salamat po. Congrats. Tuloy-tuloy lang po. 1 year old na kami. At happy anniversary. Batang-bata. Pero alam natin na mahaba pa ang panahon ng pagsaserbisyo. And starting tomorrow, 24/7 na partner. Uy! Congrats. Oh, 24 hours na eh. Ay, hindi pala 24/7. 24 hours. Pero may pahinga din yan pag linggo kasi siya kailangan ayusin yung equipment. Oh, so dapat abangan ng mas pinalakas na mga programa ng teleradio. Kami pa rin po ang manggigising. Hindi kami nagalaw ni Bigonia. 6 a.m. to 7:30. Bahagi na kayo ng daily ano namin, live alarm clock. Maraming namin salamat kayo. Po. Thank you. At kaya ng mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Para sa iba pang balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Mapapanood na rin ang TV Patrol Weekend sa digital free TV na Prime TV. I-scan lamang ang inyong mga DTT Digibox at hanapin ang Prime TV. Mapapakinggan rin tayo sa ilang favorite music o FM radio sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bumalik na yung mahaba mong listahan natin. Ako po si Zen Hernandez. Mapapanood ng live ang TV Patrol at replay sa iba pang mga paborito ninyong palabas sa i1tfc.com. Sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa All TV. Ako po si Alvin Olchico. Andito kami, naglilingkod para sa inyo, saan man sa mundo.